gusto ko 6-figure yung income ko. 6-figure yung income ko. So, I really work hard. Hindi kagad siya nangyari. 6 months, 7 months, 8 months, dun pa lang siya nangyari. After dreaming of it. Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi Disunga from Mike and James Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi Disunga. And sa lahat ng magustong magpa-coach kayo, Doc, or you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB na dyan lang sa paligid. And there's more, okay? Announcement ko ngayong umaga na to, mula sa araw na to, okay? Tumatanggap na tayo o pwede na tayo magkaroon ng face-to-face business consultation and personal coaching, okay? So, pwede na, life coaching po pala. So, pwede na kayo magpa-appointment kay Doc. Kagabi, I talked to my core team. Sabi ko, payagan nyo na ako. I really wanted to go to Metro Manila, to Central Luzon, para meron naman akong iba nakikita. Ilang taon na ako nandito lang sa Bataan, okay? So, pumayag na sila. Basta sundin lang natin ang mga protocols. So, that means pwede na akong magpunta, mga kapatid, sa SM North Tower, sa Shangri-La, sa mga pinupuntahan ko, SM Manila. Saan pa ba ako nagpupunta? Sa NLEX, Bulacan, Pampanga, Clark, saan pa? Marami. Pangasinan, Nueva Ecija. Pupuntahan ko kayo kahit Baguio, baka pwede. Pangasinan lalo. Hello, Pangasinan. IMG Pangasinan, Dagupan. So, pwede na po. Mag-message lang kayo. Unahan po kayo, ha. Nandiyan lang sa paligid aking personal FB. So, I decided to do it po para noon yung mga gusto rong magpa-consult or you want me to see your business. So, pwede po tayo. Pwede ako magpunta, okay? Next, another. Sa Under Rockstar Skills University, if you want to, kung gusto niyo po na mag-enroll sa Facebook Ads Management and how to write your ebook, PM mo lang din ako. Nandiyan po aming poster, okay? This can change your career. Baka magkaroon ka na ng bago mong career dyan, okay? Alright, so, why you should increase your income by 20%? Magkapi tayo. At this point in time, dapat, kapatid, isa sa mga desire mo, isa sa mga naisin mo, kailangan mag-increase ang aking income 20% by year. By end of this year, January, dapat iba na ang income ko. Okay? Di ba, misa sa atin, ako naranasan ko to eh, hindi ako nag-increase ng 20%. Edo, kung laki naman kasi ng 20%. Pero posible pala siya. Maraming paraan. Mamaya, i-discuss natin. Okay? So, kung halimbawa, ang income mo ngayon, 30,000. Dapat January, ang income mo, 36,000. Okay? So, kung 20,000 by 20, dapat 24,000. Okay? By 2022. Yan ang iyong dapat na target. Ang napakaganda kasi na meron tayong target, i-desire natin na magkaroon tayo ng new goal, new targets. Di ba? Yun yung what keeps us going kasi, yung bago nating target, bago mong dreams. Always dream, like ka lang mangarap kapatid. Tok, ang hirap, hindi ko na nga alam paano ako mag-sustain, ma-maintain income ko, mangangarap pa ako. Yeah, kaya mo yan. Alam nyo, kagabi nanood ako ng vlog ni Grant Cardone. Sabi niya, may sinabi siyang amount. Is this amount present in the world? Sabi nung kausap niya, yes. So it's possible, you can get it. Halimbawa, 36,000. Meron ba 36,000 sa mundo? Yes na yes, di ba? So you can get it. Alright? You can get whatever amount you want. Okay? Pero it's not easy. Pero may mga formula. May mga pwede tayong gawin, kapatid. Okay? Alright? So, okay. So naalala ko nung more than 3 years ago, sabi ko, gusto ko 6-figure yung income ko. 6-figure yung income ko. So, I really work hard. Hindi kagad siya nangyari. 6 months, 7 months, 8 months, dun pa lang siya nangyari. After dreaming of it. Okay? So, ngayon, June pa lang, mangarap ka, meron ka pang 6 months, sa 2022, parang mangyari ang 20%. Okay? Alright, so, bakit nga ba tayo dapat mag-increase ng income? Unang-una, because of the inflation rate. Di ba, kagabi, napanood ko nga si Grant, sabi niya, ang real estate sa US, 11% ang inflation. So, sa atin, tumataas ang inflation rate. So, pag, yung inflation rate po kasi, pag tumataas po yan, ibig sabihin, bumababa po yung nagde-decrease yung value ng pera natin. So yung ganito, nabibili mo lang dati 1,000, marami ka na nang mabibili, di ba, sa grocery. So ngayon 2,000 na dapat ang dala mo, di ba? So ganun po siya. So kailangan labanan natin or tapatan natin ang inflation rate. So kung 10% yan, 11% or 5% man, kung mababa man, anong bawa, 9-10%. So
20% increase mo, di ba? Not bad. So, nakalaban ka. Kailangan lumalaban tayo, tinatapatan natin ang inflation rate. Okay? So, para manatiling masagana ang buhay natin. Okay? So, pangalawa, una, that's first, okay? So, second, bakit nga ba dapat mag-increase ng 20% ang income mo? Ito po, para sa financial foundation mo din. Kasi meron tayong nanineglect na bahagi ng buhay natin financially. Basta nakakalaos lang tayo everyday, tapos na. Hindi po ganun kasi ang buhay. May mga realidad ang buhay na kailangan piniprepare natin sarili natin. So, halimbawa, makakuha man lang tayo ng life insurance. Kung ikaw ay padre de familia, ikaw ang breadwinner. So, pag nawala ka, at least yung family mo, di ba? Meron silang gagamitin. Health insurance, pagdating ng araw, mahirap tayo, may sakit tayo, kumuha naman tayo, di ba? And ano pa po, dapat na mamanage natin utang natin. Dapat nakakapagtabi din tayo ng emergency funds natin. Alam niyo yung bagong advice ng mga expert dati, 6 months emergency funds. Ngayon, 1 year na. Di ba? Yung iba nga, yung isa, napanood ko yung vlog niya, sabi niya, ako, 2 years na, ready na ako. Di ba? Ready si kuya. Di ba? So, tayo, masasabi ba natin na kung mawala yung income natin, talaga hindi na tayo makalabas because of the pandemic, worst comes to worst, kaya ba natin masustain ang needs natin, ng family natin, kahit 3 months nga lang eh. Dok, hindi, mahirap. Kaya nga eh, start increasing your income para makabuild ka ng emergency funds mo, okay? And, of course, para din tayo makapag-invest. Napakalaga na meron tayong investment, kapatid, okay? So, yung long-term investment natin, yan yung pagtanda natin, okay? So, that's second. Dapat ma-fulfill natin yan, alright? Number 3 po, okay? Ito kasi yung lifestyle demand eh. Kahit sabihin natin na, okay, mananatiling simple yung buhay ko. Hindi na rin natin masabi eh. Anbawa ngayon, hindi na pwedeng wala kang internet. Kasi sasabi ng boss mo, oh, mag-open ka ng wifi, ah, messenger tayo. O oh, nag-email ako. So, kailangan natin ang internet. Hindi na siya, parang hindi na siya luho ngayon eh. It's a must. It's a necessity. Alright? So, yun na. Kailangan natin sumabay, di ba? Transport cost, baka talagang kailangan mo na ng service kahit second hand lang. So, alam mo yon, nag-i-increase, hindi natin siya pilit tinataas. Hindi tayo talaga, kailangan lang natin sumabay para masustain yung mga needs natin sa buhay. Okay? And, number four, you need to increase your income para mag-increase yung self-confidence mo and peace of mind. Di ba para confident ka, meron kaming wala kong utang, confident ako, may emergency funds kami. So, para lahat ng mga dumarating sa buhay natin, napuprocess natin, confident kasi sa sarili mo eh. So, hindi ka nagmamadali, hindi ka kayang magupo ng mga temptations, ng mga, alam mo yon, yung mga rash na decision. Si confident ka, tapos meron kang peace of mind. Diba? Mabubuhay ka ng masaya. Mabubuhay ka ng mapayapa with your family. Alam nyo, that's very important. Na sa gabi matutulog ka na, oh, okay, meron kami peace of mind ng family ko. Okay? So, mapayapa ka, hindi ka kakabakabak sa dibdib. Okay? So, confidence, peace of mind will give you happiness. Alright? Next, number 5 po. You need to increase your income by 20% so that you can start something new. Di ba pag may excess kang pera, pwede kang mag-trial. Ano ba? May lumapit sa'yo kaibigan mo. Ito, kagaya to, Facebook Ads Management course. I think parang 10,000 nata yan eh. So, may nagsabi sa'yo, gusto mo mag-enroll? So, meron kang excess money? Sige nga, try ko. So, sabi, gusto mo magsulat ng book? Sige nga, try ko. O, limbawa, you want to join IMG, di ba? So, magkambing po nandiyan, Doc, 5,500 lang. Your online business. So, start ka na ng online business mo. So, pwede ka sumali kasi nga, alam mo, meron kang excess money. At yung mga sasalian mo na yan, yung pipiliin mong isa dyan, who knows, it can change your life. Diba? Yan ang makakapagpabago sa buhay mo. Diba? So, for example, din, may nagsabi sa'yo, gusto mong mag-vlog, bili ka lang itong camera o bibili ka ng camera mo, let's say, 7,000. Gumastos ka ng 7,000. Yung pagkakaroon ng YouTube channel, it can change your life. So, yung mga, hindi ka na ngayon naka-close door, hindi ka na ngayon nababox na, hindi ka pwedeng mag-ganito. So, pwede kasi meron ka ng pera. Diba? Alright? So, at yan ang makakapagbabago sa buhay natin. Okay? So, and number six, na reason why you should increase your income. Pero makatulong din tayo sa iba to do your mission. May ministry ka sa church. Magawa mo yung ministry mo sa church.
Diba? So that's very important po para sa atin. Okay? So delivers, yan po ang ating mga ano, ilan lang yan sa ating mga reasons why you should increase your income by 20%. So if you're asking me right now, Doc, mahirap, imposible. Sabi ko naman kanina, mahirap, pero hindi siya imposible. It's possible, okay? Message mo ko. You can start, okay? You can join my team. IMG Rockstar, alright? Okay? So, please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go.